Good afternoon, club bloggers, camovers. I am with Coach Michael. But this time, it will not be in the football, but it's in the field of agriculture. Good afternoon, Mike. Guten Tag. Hello. How are you? Okay. Thank you, because you opened the door of Switzerland to me. And we see this field, and us that it's harvest time, no? Ito yung parang... what do you call this plant or plantation? And what is this farm? Raps. Raps. 2 months ago, it was totally yellow. Yes. So beautiful. Maybe show you a picture later. And then? And now the harvest. And the, if you see the machine later, when it's come closer, it's like the harvester, just maybe triple the size. Malaking big. Harvester to. Yes, And what are you going to do with this plant? Now it's oil. Totally oil. Cooking oil. Cooking oil? Oh my God, maybe no. We make a picture later close to see. Yeah, see. So, this is the time of the... How many months do you wait for this to really be harvestable? 3 months also? Like more than 3 months. More than 3 months. So, Michael, I will now pan the camera. Ito po yung malaking harvester na nakikita ninyo. Sa atin, nalalakihan na tayo sa harvester, pero sila, ito yung kanilang pang-harvest. Isa o dalawang tao lamang ang gumagawa at nahaharvest na ang lahat ng pananim. Wow, super! And this plantation, I think, ano, is 10 hectares. Mike, this is 10 hectares, no? Almost, no? Malaki ang field, eh. Ginagamit daw po nila ito sa mantika na panluto. So, kindly imagine. So, pupunta tayo. Para tignan, naka San Miguel beer ka pa, ha? Your sando is San Miguel beer. Well, ibang may pinagsamahan. Bye-bye gift of my family. Pero, don't forget the Philippines. Okay. So, alam mo, parang ano, no? Hindi naman siya... matigas din yung ano, eh. Oh. Matigas din, no? Oh. Talagang matibay. Matibay. Mamaya padadaan ng harvester. Kaya... titingin muna somehow, kami. Of this one later, I can make oil. Ito yung oil, no? Tingnan mo yung buto niya. Very powerful din siguro ito, no? How many sacks they are going to make and they will make use oil for this. Oh, kindly imagine, bawal. No? Bawal, no? Bring Philippines. Anyway, this is it, no? Kikita mo yung uwang-uwang. Pero sa atin, parang may mga damong ganito. Pero ito, talagang, ewan ko kung... shout out to Mao and to Mamadel and to Aini. Namimiss ko kayo sa munisipyo. Pero ito ang pinapatanim nila na ginagamit nila na oil, no? Pang oil, pang luto. Kailangan natin ito. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay nagpiprito tayo. Wicked oil. And this is a healthy oil accord. Kaya sisikapin natin na so, naipakita ko na sa inyo ng malapitan. Ito yung, pero dilaw na dilaw ito. Gandang-gandang bulaklak ito. Kapag yung time niya na, ano na, mamumunga na, namumulaklak siya. So, school ba ito? Is this a school? School po pala itong nanyo. This is school now, it's holiday. So, there are no students. Oh, ang lapad, oh. Pero, you see the birds are hunting? There are birds, because no? Now, uh-huh. After the field, maybe rats and stuff comes out. That's why they're waiting. The seed, the birds. I thought those birds will gonna pick the seeds, no? They're hunting for rats. They are roving around the because there are animals that used to hide, no? Kasi alam ng mga hayop yon, they know, the animals know that to enter that because no, it's sticky, it's hardy stem, no? So now it will be clear. And now you see? It's already full. Uh-huh. He put the harvest direct in the tractor, in the container. Okay. So, ngayon, i-zoom natin. Walang sako-sako. Hindi kaabutan ng bagyo, no? So, ilo-load na doon, no? Nakikita mo, itim na itim, no? Kikita mo yung, can you see that, no? Those, ano, no? Seeds, no? Ang tagal na, pero, itim na itim, binubuhos. Those are the seeds, no? Already, you know, when it enters the machine, already they become seed already. Not mano-mano, ha? Hindi yung mano-mano. Not manual, no? Pag na-harvest na ganun, parang palay agad, no? And then, isasako na yan o ilalagay sa mga malalaking lalagyanan at direkta na sa factory, gagawin na nilang mantika.
Ayun. So, tignan mo, tagal no, no? Pero, still, yung mga seeds, no? Walang tapon. Grabe. Sana nakita natin ang malapitan, but they will be going here. Itong mga ibon na ito, naghahunting sila. Siguro, matatalino, no? They're intelligent, no? They know na ito naman ang i-harvest, dito naman sila mag-aabang. Kasi doon, clear na, aabang-abang lang sila dito. Para coming na dito yung sasakyan. Marami ding bahay dito, mga kamovers, mga kaibigan, ano, residential. Ang paggawa ng bahay nila in our future vlog ay ginagamitan ng crane para ang tao na gumagawa less, kasi talagang mabilis gumawa ng bahay pag may crane. Mamaya sa bahay nila, Michael, may ginagawa. Nung dumating kami, ganun pa lang ang accomplishment, ilang araw pa lang po ako, ang taas na nung building. Kaya iba-vlog ko din yan para makita natin ang future natin, because we learn from them, but they are advanced really in all aspect. Now, they are coming, itong malaking harvester ng, again, the name of the plant of is har... Rapeseed. I-re-research natin yan sa Google mamaya. Ayan. So, dahan-dahan, hina-harvest. Talagang gulong-gulong lang. Oh, meruin mo. So, again, in my blog, I will tell, even the rich countries prioritize their food production. They do not rely on the other countries for what they need, no? So, ganun sa atin. So, ang ibig sabihin ko lang, huwag nating iasa ang bigas natin sa ibang bansa. We should really plant, katulad ni BBM, naging secretary siya ng Department of Agriculture. I think he's prioritizing agriculture. And that's a good and commendable action coming from the new leader of the land. So, ito yun eh, no? Nakikita ko ang unlad-unlad ng Switzerland. They are making watches, they are making everything. But still, they see to it that the government see to it that they prioritize agriculture, their own food. And Papsi told me, the father of Michael, Nestle is from Switzerland, and they sell the foods all over the world, no? Milo, I thought Milo is from the Philippines, no? It's Switzerland, it's Nestle. O, malapitan na. Ayan na po. So, nag-harvest na po sila. So, malapit na malapit. Ako, ang saya na mas malapit, no? Nag-wave ako ng hand ko sa kanila. Kumakaway-kaway din. So, talagang friendly sila. May assistant. Tignan mo, iikot sila dito, oh. Ang ganda, oh. Tingnan mo, oh. Ang galing. Ang laki ng machine nila. Parang robot. O, tingnan mo. Yun yung pinaka... See, this is fertilizer. The one is coming fertilizer. They don't take it away. They don't burn. Bawal. Bawal lang mag... kumbaga, kung sa munggo, yung munggo, I think munggo can also be... I don't know, no? We can experiment if we can convert that into oil, no? So, even corn is... corn oil, isn't it, no? Only machine, no? And mass production. So, dumaan po dito yung malaking harvester ng lugar na ito. Kanya't mabilis, no? Nakapasada na sila. Dalawa lang sila, 2 hektarya, no? Only the machine, ha? Plus yung nakikita nating lalagyanan na yon na pang-hole ng kanilang mga seeds direct sa factory. Ayan po, naka-standby dun sa other side ng Ikangay farm. So, malawak. Mga bahayan, school, community, mga bahay, kabundukan, green na green. And then kapag winter, it's all snow. When it's winter, it's all snow, ano? Mike, ano? Just cold, not cold. Not farming. You know, I took a jacket here because I feel some cold also. Nag-jacket ako kasi si Mike, taga dito eh, okay lang. Pero parang, sabi ko, I feel like cold, no? Kaya I wear jacket. Hindi, para maiba lang sa picture so that I can look other in the picture. Because I have isang pasada pa before we leave, no? Hintayin nating makalapit pa once more. We wait for them a little bit closer, and
we try to walk a few steps. Nakita ko lamang yung flag nila. Flag ng Switzerland. Ayun. The white cross in the red cloth. No? So, ito na uli. Si Harvester. Ang ganda tignan. Ako, kalaki, no? It's really huge. It's big. It's industrial in proportion. Naka-green yung mga ikangay operator. So, perhaps in a company, that is their job, no? Kaya, pag nasa production ka, agricultural ka dito, mayaman. May laban ng sweldo mo pag nasa agriculture ka. Ayun o, tignan mo o. Ayun, tinapon niya yung dumi. Ayun. Nagbuga siya. Merong insekto. May insekto. A grasshopper. Grasshopper ba yun o ano? Siguro yung ano, yung parang ano niya. Oh, but siguro within a day. Ano pa lang naman. Gabi na dyan sa Pinas, pero dito, ano pa lang. Kawawa yung mga ibon, wala pa yatang nadadali. Wala pa sila nakikitang mga daga. Kawawa naman kayo. Wag ako ah. Wag niyo akong atakihin. So, yan po. So, I shared with you, binahagi ko po sa inyo ang nakita kong pag-harvest ng wraps na gagawing oil na pangluto ng mga tao dito. Ciao!